Alright. Good morning everyone. Happy Friday, happy weekend sa lahat po. Today is Friday, araw ng Quiapo sa mga deboto ng Nazareno. Ayan po, araw po nila ngayon. Good morning po and shout out po sa lahat. So, this is your Richard Reyes. Lutong mahirap. Magluluto na naman po tayo. So, kahapon po, ang ating niluto ay pritong puset na pinalamanan ko ng sibuyas, kamatis, konting bawang, sili. And then, pinirito natin. So, wala kaming sabaw. So, today, since meron ng kangkong sa palengke, at nakabili ako ng 2 taling kangkong, maganda na siya, para may sabaw, sinigang ang aming ulam ngayon. Sinigang na baboy. Ito na ang ating baboy. Pinakukuluan ko na. Actually, kanina ko pa ito pinakukuluan. Dinagdagan ko na lang ng tubig kasi medyo natuyo na. No? So, pwede na yan lagyan ng kamatis. No? Ito yung ating sibuyas, kamatis, labanos, siling panigang, okra, at kangkong. So, ito lang po ang hinahalo kong gulay sa kangkong dahil ito lang ang kinakain ng aking mga alaga, no? Ayaw nila ng may talong, ganyan, ayaw nila ng may kung anong gulay pa. So, ito lang yung alam nila. At normally, mas gusto nila yung kangkong. Kaya pag nagsinigang ako, maraming kangkong. Ayan. So, ngayon, ilalagay na natin ang ating kamatis at sibuyas. Pakukuluan na natin. Ayan. Kumukulo na siya na naman. So, ilalagay na natin yung sibuyas. Siguro mga medyo ora ko nang pinakukuluan yung baboy. At isasama na natin ang ating sibuyas. Ayan. Ito ay simpleng ano lang, no? Simpleng sinigang na baboy lang. Okay, tapang ko lang saglit at ayusin natin yung camera. And then, pagkatapos kong magluto nitong sinigang, ipe-prepare ko naman yung para sa menu bukas. Siyempre, ang aming paboritong daing na bangos. Ayan, magdadaing na ako. Para bukas, babad na babad na siya sa suka at ipiprito ko na lang. Alright? So, ayan. Habang kumukulo, lalagyan ko na siya ng North Cubes. Kuha tayo ng North Cubes. Chicken. Lang, kumabot. Alright. Bago to. Kasi yung bawas na. Ito. So, lalagyan natin siya ng North Cubes. This time, 2 ang ilalagay ko. Para sabaw. Ay masarap. Alright. Okay, lagyan natin ng paminta. Siyempre, habang kumukulo ay umaayos na siya. Ayan. Samahan na natin ng chili powder. Medyo may dating. Ngayon, hayaan muna natin siyang kumulo at madurog yung kamatis. So, yung baboy natin ay malambot na. Dahil kanina ko pa yan pinapakuluan. Siguro 30 minutes na mahigit.
No? Tuturugin natin yung kamatis. Okay. Since kanina pa yung kumukulo at durog na yung kamatis, pwede na natin ilagay ang ating labanos. Mamaya na natin sa titimplahan ng gusto. Ang labanos. At siyempre ang sili, ilisasama ko na din para umagat na ang kanyang anghang. Si siling panigang. Alright. Shout out po and good morning ha, sa ating mga kalutong mahirap. Ayan, sinaling ko lang po yung katas ng ano, kamatis, no? Yung sa mga buto. So, hindi na po sana natin ilalive ngayon ang ating sinigang kasi madalas din naman kami magsinigang. So, ito po yung ating everyday na gawain. So, yeah, nag-live na rin ako. So, yung ating daing na bangus ay baka hindi ko na ilive kasi meron na rin akong live niyan kung paano kong ginagawa yung daing na bangus. So, kung ano yung procedure ko doon sa nilive kong daing na bangus, ganun pa rin naman ang gagawin ko. Okay, pwede na natin lagay ang kangkong. Ay, kangkong okra. So, konting okra lang. Hindi rin sila ganong mahilig sa okra. Ako lang halos. Lalagyan ko ng konting asin na para mamaya paglagay ko ng tamarind ay okay na ang lasa. At siyempre ang ating magic sarap. Konti lang po. Na pala. Sato lang. Okay. Tatanggalin ko lang to.
malambot na yung ating baboy. Kasi kanina ko pa yung pinakukuluan habang inaayos ko itong kangkong, okra, labanos, kamatis, sibuyas, ay pinakuluan ko na siya. Okay. Ngayon, lagyan na natin si tangkay. Tangkay ng kangkong. Dalawang kangkong ito. Natakaw kami sa kangkong kasi lahi kaming kingkong. Right. So, nadagdagan natin ang konting sabaw. Okay, magdagdagan ko po ng konting sabaw. At baka dumating yung ating apo. Maubos ang sabaw. Hindi pa. Pakuluin muna natin. At sa huli ko na ilalagay ang ating dahon ng kangkong. And then after nitong medyo kumulo, lalagyan ko na ng panigang. Itong panigang. So, meron pa akong tira sa nakaraan. Pagkulang, dagdagan na lang. Kasi ayaw naman namin ng sobra ang asim. So, yung gusto namin yung tamang asim lang. Hindi yung nangangagat sa asim. Okay, habang iniintay natin, kumulo, magre-ready naman ako ng sinangin. Mamaya, after ng luto, ay magdadaing na ako ng bangus. So, yun naman ang aming menu for tomorrow. Daing na bangus. Kumukulo na ba? Hindi pa. Awangan ko lang ha. At baka umapaw. Ayan. Thank you.
check natin. Ayan na, kumuklo na. Pwede na natin isingit ang ating panigang. Malagad. Meron pa ba? Meron pa lagyan natin ng panigang na bago. Kunti muna, baka umasin. Titikman natin kung tama na yung asim at alat. Ayun, eksakto na. Alright, di alat nya, okay na, eksakto na, sarap umigop, umigop pa ako. Wow. Ayos. So, pwede na nating ilagay ang dahon or final. Ang dahon ng ating kangkong. Sini yun. Yan yung PM Chela. Matawag ang aking anak. Ayan, tumatawag yung anak ko. Ayan na ang ating sinigang. Inaan ko lang yung apoy. Inaan natin yung apoy. Wow, sarap. Eksaktong-eksakto. Pati paglagay ko ng asin. Medyo kumakagat pa yung anghang. Okay. Labanos natin. Ito na.
Okay. Ayan na po, mga kalutong mahirap. Ang ating menu for today. So, next naman, ang aking sinaing at aking daing. Preparation ng aking daing. Okay, patayin ko na po ang ating apoy at ma-overcook na ang ating kangkong. So once again, happy weekend po sa lahat. Sabado na naman bukas, sa Linggo, laundry day. Yan, all around na naman tayo sa Sunday. So ingat po at happy lunch sa happy weekend. Ito na po ang ating sinigang menu for today. Ang ating lutong mahirap for today. Bye-bye po. Ingat po sa lahat. God bless.